bilang tulong daw sa mga tsuper ng jeep na nahihirapan na sa pandemya at mahal ng gasolina, isinusulong ng Department of Transportation na payagan na uli silang magpuno ng pasahero. Pero tanong ng ilang commuter, hindi ba't nangyayari na ito kahit kung tutusin ay bawal? Magbabalita si Camille Samonte. Ngayong alert level 3 sa Metro Manila, 50% lang ng karaniwang seating capacity ng mga pampublikong sasakyan tulad ng jeep at bus ang pinapayagan. Dapat, pero hetong sakayan ng jeep sa Baclaran, digma. Halos isang oras naghihintay ang ilang pasahero rito bago makasakay ng jeep papuntang Alabang at Bacoor, Cavite. Kaya kapag may dumating na jeep, agad itong napupuno dahil halos lahat ng pasahero nagmamadaling makauwi. Sila Manong, no choice daw dahil nasa 300 pesos na lang ang naiuuwi sa pamilya. Ano kasi ma'am eh, wala na kaming ginikita eh. Kaya? Kaya so, nagpunuan na lang kami. Hindi kayo nahuhuli? Minsan nahuhuli, kaya lang kaso kailangan talaga eh. Nareklamo rin minsan. Okay. Ikaw na yun pag ganun. Hindi na lang sila sumasakay. Oo, sumasakay din talaga sila sa kwan eh. Kasi kita mo, habang pila. Pero si Mang Arturo, nadala na dahil ilang beses na raw nasita. Babasok na ano, isa sa kami ko na. Isa sa kanan. O, sobrang ang dalawa sa kami ba? Pabana o. Eh baka mauli ko. Aminado rin naman ng mga pasahero na natatakot din silang mahawa. Pero wala naman daw silang ibang masasakyan. Sobrang hirap, dikit-dikit na yung mga tao, ganyan. Opo, punuan lagi. Kagaya nito, hindi kami makaalis-alis. Natatakot ka, hindi para sa sarili mo, kundi para sa pamilya mong uwian mo. Kasi everyday, nagko-commute ako eh, dahil nagwo-work po ako. So ilang sakay ako. So every time na magra-rides ka na punuan, alam mo yung nervous mo na, ito ba pag-uwi ko, okay pa ba yung family ko or something like that, ganun. So ang hirap po. Sa kabila nito, inilalaban pa rin ng Department of Transportation na payagan na uli ang 100% punuan sa mga jeep. Bukod daw kasi sa mahal ng presyo ng langis, may mga pag-aaral din daw na nagsasabing hindi mataas ang transmission sa mga pampublikong sasakyan. Mas okay na raw ito kaysa magtaas pa ng pamasahe. Hindi naman po transmission vector ang ating pong public transportation. At kasabay na rin po dito yung pagbaba nga po ng alert level dito sa National Capital Region at sa ibang rehiyon sa bansa. Bibigyan pa rin naman daw ng ayuda ang nasa 178 mga tsuper mula sa pondong binigay sa ahensya ng 1 bilyong piso. Pero kung ang Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas ang tatanungin, sana may pag-iingat man lang na ipatupad sa mga terminal. Dapat mayroon pa rin po tayong scanner doon sa mga terminal, doon sa mga sakayan. Kasi po nagre-recommenda po kami sa mga lugar dahil mayroon pa rin pong pandemic. Para sa 1PH, Camille Samonte, News 5.